Ilang mga sasakyan ang pinaghahatak ng MMDA sa kanilang clearing operation sa Maginhawa, Quezon City. Yan ang saktong balitang hatid ni Liza Aquino. Tita Liza, magandang morning. Ilan na yung nahatak? Magandang morning, Tito Jeff. Nasa halos sa 20 sasakyan at motor na ang nahatak ngayon ng MMDA sa kanilang clearing operation sa ilang lugar dito sa lungsod Quezon. Pero hindi lang mga sasakyan, Tito Jeff, maging mga kariton na nakambalang sa bangketa ang pinagbabaklas ngayon ng tauhan ng MMDA. Ayon din kay Colonel Bong Nebriha, ang head ng MMDA Special Operations Unit, nasa 40 motorista rin ang kanilang napikitan at nahuling lumalabag sa iba't ibang mga batas at trapiko. Karamihan sa mga nakita nila at hinatak nila dito ay mga sasakyan na walang driver o kaya naman ay may driver pero walang lisensya at hindi nakarehistro ang sasakyan. Bukod pa nga dito, nag-ikot rin sila ngayon sa City Garcia kung saan naghatak nga sila ng mga upuan, tol at kariton at maya-maya lang ay ikot pa sila dito sa bahagi ng Katipunan. Lahat ng mga nahatak na sasakyan ay dadalhin sa Tumana Marikina impounding area ng MMDA. Balik sa'yo, Tito Jeff. So, Tita Liza, anong sabi ng mga nahatakan? Yung may isang driver dito na nagre-reklamo bakit siya hinahatak. Ang sabi ng MMDA, o bakit hinahatak ang ganyan sasakyan? Ang sabi ng MMDA, willing ka bang magpatiket? Tapos, nung hinihinga na siya ng kanyang lisensya para dito sa ililista sa ticket, napag-alaman na wala siyang lisensya, so, siya na mismo, wala na rin siya nagawa kung di i-surrender ng kanyang sasakyan. So, mostly yung mga motorista, ganun yung mga reaksyon nila nung naabutan nilang hinahatak ang kanilang mga sasakyan. Pero, marami dito, yung wala, unattended yung mga sasakyan, naghintay ng 15 minutes itong ating mga tawa ng MMDA, after nun, wala pa rin talaga, hinahatak na nila, nandun ng driver o wala. Eh, paano pag sinabi ko, Tita Liza, erap naman ang bahay ko to, ah. Bakit bawal pumark pa dito? Ah, sinabi yan sa atin ni Colonel Bong Nebriha. Yung sa Maginhawa Street, na sikat na food hub dito sa area ng Quezon City, yung mga bahay, ginawa na nilang restaurant. Ngayon, yung mga may-ari ng bahay na yon, ginawa nilang bahagi ng restaurant yung garahe nila. Yan din ang sinasabi nila. Kaya yung mga sasakyan, nilagay nila, pinarata nila dito sa mismong labas ng kalsada. Ayon sa MMDA, mahigpit na ipinagbabawal, lalo na yung bangketa, yung mga sidewalk natin. Kahit tapat pa yan ang bahay mo, kung bangketa yan, pagmamayari yan, lokal na pamalaan, jurisdiction niya ng MMDA, hahatakin po yan ang otoridad. Oo, alam mo, laging problema yan, lalo na kunyari, even sa mga major thoroughfares, di ba, yung mga ibang establishmento, di ba, parang nilalagyan pa ng paso, ng bakal, yung mga supposedly public property, di ba? Na magkakaroon ng napakalaking misunderstanding na bawal talaga daw magparada doon. Ang kasi tapat eh nila, kanila daw. Oo. Sa kunyari, sa Tomas Morato na lang, for example. Tomas Morato, tama, Tito Jeff. Nilalagyan nila ng monoblock chairs. Kahit ito ay public parking, kaya, or sisingilin ka ng 50 pesos pataas, para sa parking na pagmamayari ng lokal na pamalaan. So, isa nga rin yan sa issue talaga. Huwag ka na lumayo, Liza. Dito sa paligid ng ABS, di ba may naniningil dyan ng 50 pesos nga sa parking dyan sa may malapit dun sa... Opo. Parang online bingo ba yun? Oh. Parang nabiktima ako dun sa 50 pesos na. Alam mo kung bakit? Maraming nagkwento sa akin ng mga cameraman natin na doon nagpaparada tapos sinisingil sila ng 50 nung ang sabi ng lalaki eh doon daw sa barangay na yun. Oh. Eh hindi naman pala pwede. Pero walang resibo na ipapakita. Oh, kaya, parang nakapagparada ka din doon ah. Nako, yan yung... Nabiktima na rin ako niyan sang ami. Nakapagbingo ka pa. Ay, hindi. Nako, thank you, Liza. Oo, maraming salamat sa iyong report. Na talagang patuloy na problema yung parking talaga dito sa ating lungsod. Siguro pwede natin maimbitahan din sa sakto dito si Colonel Bong Nebriha para maipaliwanag pa ulit yan na talagang pag yung tapat mo, hindi nakasama yun sa property mo. Eh, ang motto daw ngayon siyang, eh, tapat ko, parking ko. Oo, eh, hindi nga. Buti na parking lang. Yung iba nagtatayo talaga ng estruktura. At yung iba pa siyang, Tito Jeff, nakita mo nilalagyan ng gate yung bangketa nila. Yung bangketa. Kasama yung bangketa. Kasama. Tapos yung iba din nga, eh, alam pa mismo ng barangay. Kaya dapat, mapanood dito si Colonel Bong para maliwanagan sila na dapat, eh, hindi gawin po yun, ha?